Pagkatapos mahiwa ni Asta si Boy Timbangan, ngayon ay lumabas na ang karugtong nito kung saan may gagawing kakaiba si Asta upang lumakas o mag-power up ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Hello, this is Manga ni May at ngayon ay sisimulan na nating i-review ang chapter 367 at hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Makikita ang unti-unting pagkawala ng paladin power ni Damnatio at dahil hindi na ito kalaban nila Asta ay hindi ko na rin ito tatawaging Boy Timbangan simula ngayon. Mukhang naalala dito ni Damnatio ang mga nakaraan kung saan na-encounter niya ng unang beses ang grupo ng Black Bulls at sa kanyang pagbagsak ay yun na rin ang hudyat ng kanyang pagkatalo. Tila ba may sinabi dito si Asta kay Damnatio ngunit hindi ko pa alam kung ano ito at pagkatapos ay tumungo na siya kung nasaan ang kanyang mga kaibigan. Pinakita ang Reyna at unti-unti na rin itong tumatayo at doon ay ginamit niya ang kanyang blood magic upang gamutin o ibalik ang sigla ng lahat ng member ng Black Bulls. May sinasabi muli dito ang Reyna ngunit Japanese blurred talaga ang sinasabi nito at doon ay napaluwa si Sekre sa ginawang pagliligtas sa kanila ni Asta. Kinausap ng Reyna si Vanessa at dahil malaki ang nagamit niyang magic power ay makikita ang biglang pagtanda nito at sinabi niya kay Vanessa na siya na raw ang susunod na magiging Reyna ng mga mangkukulam. Sumingit naman dito si Captain Dorothy at tila ba sinangayunan ang sinabi ng Reyna at sumunod namang kinausap ng Reyna ang ating bidang si Asta. Tanong ng Reyna kay Asta ay may secret weapon pa ba itong ipapakita at masayang sumagot naman ng oo ang ating bida at doon ay inilabas niya ang isa sa kanyang mga espada. Isang flashback ang naganap kung saan nagsasanay si Asta at Ichika at tila ba tinanong ni Ryu kay Asta na kung nagagawa daw ba nitong maglagay ng anti-magic sa mga bagay-bagay. Bigla namang naisip ni Asta ang pangyayari noong kinalaban nila si Dante sapagkat sa mga oras na yun ay noong pinasa ni Captain Yami ang kanyang katana ay unang beses niyang nagawa ang paglalagay ng anti-magic sa isang bagay. Kaya naman tila ba nagkaroon ng teorya dito si Ryu na kung kaya ni Asta nang maglagay ng anti-magic sa isang bagay, ay posible rin talagang kaya nitong maglagay ng anti-magic sa isang tao. Sobrang nagulat naman si Asta sa sinabi ni Ryu at sa kasalukuyan ay inilabas niya ang kanyang Demon Dweller Sword at tila ba naglabas ang kanyang espada ng mga anti-magic at dumako ito papunta sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nun ay pinakitang muli ang lahat ng member ng Black Bulls at bumalik na ang kanilang lakas at mapapansin natin dito mga kaibigan ang sobrang angas ng kanilang itsura kagaya na lamang ni Locke na parang naging Black Lightning Anti-Magic, si Magna na naging Black Fire Anti-Magic, si Gauche na parang naging Black Mirror Anti-Magic, si Charmy na naging Black Cotton Anti-Magic, kay Nak na parang naging Shadow Anti-Magic at sa iba pang kasamahan nito. So grabe yung pasabog na ginawa ni Asta dito mga kaibigan dahil kung si Yuno ay pinalakas ang lahat ng Magic Knight na nasa loob ng kanyang Neverland, ay si Asta naman ay pinalakas niya ang lahat ng member ng Black Bulls through Anti-Magic. So nakaka-excite talaga ang susunod na eksena dito dahil ano kaya ang resulta o kalalabasan ng panibagong kapangyarihang nakuha ng Black Bulls mula kay Asta. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, ay panoorin mo ang ating full chapter review para sa chapter na to dahil tiyak na marami tayong malalaman na information na hindi nabanggit sa video ito. At syempre isang like naman dyan, follow and subscribe na din para updated ka sa mga susunod pa nating review at dumako na tayo sa ating shoutout sessions. When I dream big, yeah, I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I believe in free will. I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah I do it with conviction. I need to test out my limits. I got a Shannon again. I'm breaking records, I'm finished. I feel like I keep on winning. If I don't stop once a minute, I'm moving forward, I'm inching. But this is just the beginning. I've learned a lot of lessons, I've had a lot of blessings. My friends know I'm obsessive. They be chilling, I be stressing. But I don't second guess it. I'm loving every second. I see my life progressing, so I spend time investing. When I dream big, yeah, I commit.
Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions.